dahil mahaba ang aking tulog ngayong hapon, susulitin ko na tong energy na to na mag-vlog para sa inyo at para sa akin din. So, hi guys! Welcome back to my channel. By the way, kung napapansin nyo, ang gulo ng buhok ko. So, kasi galing akong gising. Kakagising ko lang, galing ako natulog. Time check, it's already 6:38 p.m. So, tinulog ko yung buong kaluluwa ko kasi sobrang sakit ng ulo ko lagi. Tapos, kulang ako lagi sa tulog kasi nga sobrang aga ng duty namin. Itong vlog na to is to update lang. Nabuhay pa yung channel ko. And also, life update na din. Tsaka, mag-night skincare ako ngayon. Or night skincare routine kasi last time kong ginagawa yun is around pandemic pa or 2019 days pa. So, sobrang tagal na. And gusto ko din i-share yung mga ginagawa ko na. And ano yung mga nadagdag at nabawasan ko. And may mga i-share din ako ng mga products sa face. Wala lang, share ko lang kasi gusto ko mag-share and ayoko mag-gatekeep kung ano mga ginagamit ko sa aking face. So, by the way, tutuloy ko yung chika ko kapag nag-skincare na ako. Nag-ihilamos muna ako kasi nga kakagising ko lang. Yun, sa sobrang tagal ko na hindi nag-vlog, ang eksena po ng buhok ko, opo. And kung napapansin nyo, sobrang baba ng boses ko kasi nga may sakit ako ngayon. Sensitive kasi yung lalamunan ko. Pag ito na yung inatake, wala na, lalagnatin na at lalagnatit ang ating lola. Tapos ito, di naman tumutuloy yung lagnat ko, parang sinat lang. And kasi umiinom ako ng gamot. Tapos ito yung... ano ko, strep seals. Kasi yun lang, kailangan pa rin nating bumangon kasi bawal mag-absent sa mga pangyayari sa ACADS na to. May mga nagsabi sa akin na kapag nagbablog daw ako, sobrang close sa mukha. Kung igaganto ko kasi, baka din yung marinig or di kaya wala lang. Gusto ko kasi talaga pag nagsasalita ako, ganun, malapitan. Okay lang yan. Minsan lang naman ako mag-vlog eh. Tisin nyo na. So, share ko lang yung bagong case ko. Sobrang ganda, diba? Para siyang bubbles na ewan. So, nakangako ako sa sarili ko na hindi na ako bibili ng case. Pero, ano kasi, na-attract kasi ako dito. Gustong-gusto ko kasi talaga yung parang malalaking case. Mahilig ako sa malaki. Ang ganda, tas bagay na bagay siya sa nails ko. So, yun lang, share ko lang. Actually, nagihilamos talaga ako lagi. Mas madalang pa akong maghilamos kaysa maligo. Kasi yung hilamos talaga sa akin, parang kambal na siya ng buhay ko. Like, routine ko na talaga siya. Tapos, iniba ko din yung ano ko. Iniba ko yung routine ng paghihilamos ko. Dati kasi, hilamos ko is yung, ano talaga, yung sobrang harsh. Pero ngayon, naghihilamos ako using tissue na ito. I-share ko sa inyo yung link nito. Nasa TikTok shop ko to. So, ubarang mura lang guys. I think nasa around 73 to 75 pesos lang. Tapos 8 pieces na yan. Sobrang sulit. So, binabasa ko muna yung face ko. Yung sabon ko sa face is yung Koji. Ito kasi talaga yung humiyak sa akin. Madami ako naririnig ng mga friends ko na naminipis yung face nila dito, nagkakatigyawat sila. Pero sa akin, humiyang siya. So, nag-stick ako dito ever since 2019. Yung Kojic yung nagpahiyang talaga na ako. So, tulad na sinabi ko sa inyo last vlog, ang mga product na ginagamit natin is hiyangan talaga. Once you find your hiyang products, mag-stick ka kayo doon. Promise. Huwag na kayong maghanap if alam nyo bumabagay at humihiyang siya sa skin nyo kasi sobrang rare lang kasi nung gano'n mahanap niyo yung hiyang na product sa inyo. Tapos, hahanap pa kayo ng ibang product. Hindi ko naman kasi sinasabi na porket humiyang sa akin, ihihiyang din sa inyo. Pero kung much better kung humihiyang din sa inyo para sana hindi na kayo ang problema. Ito talaga yung gumana sa skin ko. Ang dami ko kasing tinry na sabon. Tapos, gawin ako magpunas. I mean, binabasa ko muna yung face ko, tapos binagod ko. Para hindi mabasa yung katawan ko, yung lalik.
Masarap sa feeling pag nakasanayan yung maglilamok sa lagi. Parang nakakatulong siya sa hygiene niyo. Kasi syempre, kailangan mo din magbigay ng energy niyo. Kaya sabon. Pwede kasi ng iba na para lang maghilamos. Mahirap ba gawin niyo? Uy, it gives a lot of energy. Washing your face, kahit yung pagliligo. Kaya na-appreciate ko yung mga tao na nasabihin nila sa akin na, uy, naligo ako today. Uy, naglinis ako ng kwarto ko today. It's a sign na nakakabangon sila kahit papano, kahit ano kalaki yung pain na napagdaanan nila. Kasi isang sign kasi na you're not feeling well if wala kang gana para mag-ayos sa sarili mo. Hindi ko sinasabi yung like yung mag-makeup talaga, but kahit pagliligo, pag-toothbrush, paghihilamos, sobrang nakaka-appreciate yun kapag nagawa mo yun sa sarili mo. Pero like, it's a sign na, uy, unti-unti ako nagiging okay. Nagda-double cleanse ako. Halos mga nakikita kong double cleansing ng mga product is very pricey para sa akin as a student. Pero ito yung ginagamit ko lately, sunflower oil. Pwede siya sa face, sa body, and sa hair. Pero ginagamit ko siya sa face ko. Parang double cleansing lang para matunaw lahat ng sunscreen na ginagamit ko, mga foundation, mga tint, gano'n. Ini-scrub ko lang siya sa face ko. Actually, kahit hindi ako lumalabas, ginagamit ko to. Kasi double cleansing niya. Kasi it's really important talaga na mag-double cleanse. Massage niyo yung face niyo. Apply niyo dun sa mga nilalagay niyo ng kung nag-makeup man kayo sa mata, gano'n, scrub, para matunaw siya. Sobrang nakakatulong na to sa skin, guys. Nakaka-baby siya sa skin. Dito sa ilong niyo banda, kasi usually dyan yung nagda-dry sa akin. Under eye. Tapos ano ko. It's normal to have pimples. Okay lang yun, guys. Kasi it's part of puberty. Yan. After kong magganyan, hindi ko siya minawet up ng tubig. At i-tissue ako. Yan. Naparoad ko ito kay Ate Catherine na it's really nice or mas nice kapag tissue yung gamit yun rather than face towel. Mas naaalagaan niya yung skin mo kasi ang smooth lang eh. By the way, itong tissue na to, sobrang recommended ko to, especially kung i-wipe niyo siya sa face niyo. Nalagay ko sa yellow basket. I mean, ilalagay ko sa description box na sa TikTok shop ko to kung gusto niyo mag-buy. Sobrang effective niya sa face, girl. Kasi sobrang smooth. And ito pa, sobrang affordable, girl. Around 73 to 75 pesos lang ata tong ano na to. Pero makakakuha ka na ng 8 pieces na pack ng tissue. Grabe, 'di ba? Sobrang brown, 'di ba? Pati na naghilamos na ako pero hindi niya pa din nakuha. Ayun. Sobrang nakakatulong yung sunflower or yung double cleansing. Pag trip ko pa, naghihilamos ako ulit. Kasi gusto ko talaga matanggal yung oiliness din. Kasi syempre malagkit to. Pero at least natanggal na yung mga excess of faith. So maghihilamos ako ulit. Naghilamos na ako. Mag-tissue ulit tayo. Guys, huwag yung tipirin sa sarili nyo, ha? That's okay if medyo magastos talaga ang self-love natin. Pero, worth it siya, okay? Huwag yung tipirin yung sarili nyo. Bilhan nyo talaga yung sarili nyo ng mga alam nyo, hiyang sa inyo. Huwag yung parang like, ay, okay na to na product. Okay na to, ganito, ganyan, ganyan. Tapos magre-reklamo kayo afterwards. Parang, bakit hindi ganito yung skin ko? Bakit yan ang naman ng ganun? So, as much as possible, huwag itipirin niyo yung sarili niyo. Buhos niyo na! Hindi naman sa pagiging self-centered yun. It's just that it shows how you take care of your body. How you treasure God's body. Ay, taray! Palusot para lang sa pagiging gustador.
Pero yun nga, it's really important na pag-investan niyo yung sarili niyo. Kasi at the end of the day, bitbit niyo yung sarili niyo until future. So, alagaan niyo. Kasi para saan yung lahat-lahat? Ikaw na what wish mo. You're not okay with yourself. Pero lagi niyo tandaan na ginagawa niyo to not to impress other people, but to impress yourself. Yung parang the way you look at yourself in the mirror, parang mai-in love ka. Hindi naman yung to the point na magiging vain ka, hindi ganun. It's just that you appreciate yourself, ganun. Kasi sobrang hirap na kasi gawin nun eh, especially nowadays. Sobrang hirap yung appreciate ng sarili. Hindi naman sa kino-compare natin yung sarili natin, but we know exactly anong standard gusto natin, pero hindi natin nakikita sa sarili natin. As much as possible, work on it. Hindi naman kasi isang iglap lang yung mga gusto natin sa sarili natin. You have to work on it, especially kung sa katawan. Ako sa katawan, sobrang nai-insecure talaga ako. I really hate my body. Pero since, yun nga, walang gagawin yung iyak-iyak ko every night, hating my body, hating myself. So, you have to really make an action on it. Yun, naglalas ako ng kanin and I can see the improvement naman. Yun nga, tulad nga sinabi ko, it's a process talaga. It really takes time and effort. Kailangan mo talagang pagtiyagaan, pag-effortan kung gusto mong may ma-achieve ka. Sa body man, sa skin man, sa self-growth mo, kailangan talaga. It takes time and process. Kung gusto mo talagang makuha yung specific goal na gusto mo makuha. And ako, gusto ko talaga mag-lose weight kasi nga, dumating ako sa point na parang kapag may nakakasalubong ako, nakakilala ko, nag-overthink ako na, ala, baka iisipin niya, taba na neto, laki na neto, ganyan. So, minsan nagtatago ako sa likod ni Ian. O di kaya, umuyo ko ako pag nagsasalubungan. Kasi ako makita niya ako na, uy, Jayan, ganyan. Tapos, dami ko kasing nakakilalang gano'n na parang like, first meet up, last namin kita, last high school days. Pa, syempre, ang liit ng katawan ko noon kasi hindi pa mature yung katawan ko eh. Tapos, lagi akong nakaka-receive ng mga words na, ano nangyari sa'yo? Ba't parang gumanito ka? Ba't lumapad ka and everything? Like, naiintindihan ko naman yung reaction nila, but it's just that ang daming beses ko naririnig yun. Kahit yung nakita na nila ako na gano'n na talaga yung katawan ko, pero lagi nilang pinaparamdam sa akin. So, realize ko na I don't need to improve myself para lang ma-impress sila sa akin. So, siguro given na yon, it's a given na yung gano'n na thought na parang like may impress yung ibang tao sa'yo. But what's more important is what you look at yourself. So, yun yung gusto kong ma-achieve na pag nakita ko sarili ko, dapat love na love ko. Dapat confident ako. Kasi talaga, yung self-esteem ko talaga, lahat, bumaba talaga sila. And yung insecurity level ko sobrang taas. Sa body naman ako ngayon. Dati kasi sa skin. Pinag-effortan ko talaga yung skin ko na kuminis ako or matanggal yung mga scars. And yes, na-achieve ko yun. Pero ngayon naman sa body shape. Pero yun nga, since it's pandemic kasi, sobrang laking changes talaga ng pagbabago. Changes, tas pagbabago. Either sobrang puyat or nagkalaman, ganun talaga nangyayari. And we can't avoid people's opinion talaga no matter ng gagawin natin sa sarili natin. Magpapayat ka man, or magpataba, or magpa-sexy. Lagi at lagi talagang mayroong masasabi yung ibang tao sa'yo. And to be honest, mas naging confident ako na nagkalaman ako. Same goes dun sa friend ko na si Ate Giselle. Mas nagka-confident ako nung nagkalaman ako. I don't know. Kasi sa totoo lang, mas maganda yung katawan ko dati nung payat pa ako. Pero mas na-appreciate ko yung sarili ko, yung mga little improvements ko sa katawan ko ngayon. Compared dati. Pero yun nga, mas nagbo-boost yung confidence ko ngayon, lately. And na-realize ko din kasi, hanggat sa hindi ka pinapalamon ng mga taong nagbibigay ng opinion sa sarili mo, they don't matter. Pero syempre tao lang, may times talaga na masasaktan ka sa mga words ng ibang tao. But anyways, gawin mo yung mga bagay-bagay na yun para sa sarili mo. And kasi wala talaga magagawa yung puro iyak mo. Na-realize ko din kasi tumataba lang ako, lalo kakaiyak. I am so happy din dahil sa boyfriend ko kasi minomotivate niya ako. Sinasabihan niya ako na
Kung gusto mo talaga ma-achieve yung specific na body goals mo, mag-workout tayo. Samahan kita, mag-jogging tayo. Tapos, practicing mo yung diet na gusto mo na feeling mo hindi ka naman mahihilo. Yung kakain ka ba din pero may limit, parang ganun. So, yun, na-appreciate ko yun sobra yung mga ganung motivation na instead na tinotolerate nila yung gawain ko na lamon lang ng lamon, they motivate me to be a better version of me. Kasi syempre alam po din, magugustuhan ko din yung kinalabasan kung paghihirapan ko tong ganito. Yung mag-jogging, ganun, mag-gym, ganyan. So, little by little lang talaga. And as much as possible, kung gusto mo talaga, gagawin mo talaga yun, no matter how busy you are. So yun lang, balik na tayo dun sa kwarto kasi lalamig na ako dito sa CR. So by the way, huwag nyo nalang pansinin yung buhok ko kasi hindi naman to hair routine, it's skincare routine. So after ko maghilamos, as usual, yun pa rin yung ginagawa ko. Nag-toner. So eto pa din yung toner ko, Micellar Acne Prone, yung Nivea pa din. Ito pa rin yung toner ko kasi nga, ito yung humiyang sa akin. Tapos, hindi siya mahapte. Yun yung gusto ko sa kanya. Hindi siya masakit sa face. Nag-toner pa din ako kasi para sure talaga na natanggal yung mga dirt. Kasi yung oily na sa face natin, dirt pa din yung girl. Hindi lang yun ano. Ayan siya. Diba? Ang dumi pa din. Ganun ka-importante ang pag-skincare, guys. Kaya huwag niyong nilalang lang ang skincare na, ay, nakakatamad gawin yan. Huwag. Kasi eto, nag-double cleansing na ako, tapos nag-toner ako. Medon pa rin talaga. Kaya as much as possible, always wash your face after the end of the day. Kasi buong araw tayo nasa labas eh. Actually, kahit nasa bahay ka lang, mag-skincare ka pa din. Tapos after, usually talaga ang ginagamit ko is yung hydro mask. Kaso until now, hindi pa rin ako bumibili. Kasi hindi ko pa siya nasasama sa budget ko. So, ang gagawin ko na lang is mag-sunscreen ako agad. Ito yung sunscreen ko na lagi kong pinopromote sa TikTok ko. Sobrang, ito yung holy grail na sunscreen ko. Korean sunscreen siya. Ang gusto ko dito is hindi siya nag-white cast. Tapos, sobrang lightweight niya. Hindi siya mabigat sa face. Kasi meron kasing ibang sunscreen na ang lagkit sa face. Parang foundation yung performance niya. Pero ito, sobrang creamy niya. Tapos, pag nalapag na siya sa face mo, parang walang nangyari. Pero makikita mo yung glowiness. Ganun. SPF 50+, PA++++, whitening anti-crinkle. So, 70 ml siya. And sobrang tagal ko na itong ginagamit. Pero matagal siyang nauubos sa akin. So, ang ginagawa ko is nilalapag ko lang sa ganito. Both sides. Tapos kinakalat ko na. Sobrang mai-in love ako sa sunscreen na to. Ayan o. Oh. Pag kinalat mo na siya, very blendable siya, girl. Parang wala lang. Tapos pag natuyo yan, hindi siya malagkit sa feeling. Kasi para siyang creamy na watery stuff lang siya eh. Ayan, buong side, lagyan mo sa noo. Diba? Sobrang blendable niya. Tsaka hindi ako nagbe-breakouts dito. Kasi nga, ano siya? Korean sunscreen talaga siya. Ayan, makikita mo yung glow ng face mo. Tapos meron siyang pa-glass skin effect. Compare niya na lang yung face ko sa kanina na hindi ko pa nilagyan. Ayan o. Ganda, diba? Sino ka dyan? Sino mama mo? Parang wala akong nilalagay. Te. Yan. Tapos after nyan, ito yung pinakalas ko na ginagamit. Yun na yun. Nante ka pa ba dyan? Don't forget na bumili kayo ng tissue. Kasi this is very essential for your skin. Sa lahat ng bagay, sobrang essential ang tissue. And sobrang affordable na to sa link ko. Ilalagay ko yung link dyan sa description box. Kasi around 73 to 75 pesos, meron ka ng 8 packs. So ganito yung itsura niya kapag bumili kayo ng tissue.
Ito siya, guys. O, diba? Ang laking tipid. Tapos, ang daming laman yan sa loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito talaga yung dadating sa inyo. Tapos, 73 to 75 pesos lang, girl. Ano pang inaantay mo? Kung bibili ka sa mall, sobrang mahal. Tapos, konting piraso lang. Pero eto, uy, sino ka dyan? Sobrang magagamit mo to sa mukha mo, sa lahat ng bagay. Kasi tissue is everything ngayon. For now, lalo na kung medyo ma-arty tayo. Yun lang, guys. Yun lang magtatapos ang ating vlog. Parang life update na din siya. And a little reminder of taking care of yourself. So, yun lang, guys. Thank you, guys, for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye-bye!